And day of the day, kapag hindi natin nasunod, sa impyerno tayo. Di ba? So parang, di ba? Ano pa? Anong masasabi mo doon? Kasi, grabe dito sa mundo, mahirap, maraming challenges. Pero, na-realize ko din dito na may blessing pala si Lord, may gift si Lord yung bawat isa. Parang gift din sa atin, Lord, yung bawat isa na talagang kahit gaano ka naka, kataas sa buhay mo, gaano ka kapayag pag may ano ka pa rin, mayroon yung may payo ka pa din na tinatanggap. Hindi lang puro yung yung sarili mo. Kaya mo naman buhatin mag-isa. Kung may katulong ka, hindi mo mararamdaman yung bigat niya. Although kaya mo naman talaga siyang sarilinin, pero mas mapapadali, mas mapapagaan yung trabaho. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Sa Mangangaral chapter 4. Tuloy-tuloy po tayo. Ito ay pambihirang buhay series natin. Sa dulo ng Ecclesiastes chapter 12, nandiyan yung summary na gustong sabihin ni nung author, ano? Pero ngayon nasa chapter 4 pa lang tayo, mga observations niya tungkol sa buhay. Ang topic natin ngayong umaga ay mahirap ang mag-isa. Mahirap ang mag-isa. At malalaman natin sa buong chapter kung ba't mahalaga na meron kang kasama. Bakit mahalaga may grupo? Mangangaral chapter 4 verse 1. Kinala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Dahil dito naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Kasamaan sa mundong ito. Nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kaluluhan tulad lang ng paghabol sa hangin. Sinasabi nilang mangmang lamang ang manghahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa,
lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting dihamak kaysa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumagap ng payo. Ang batang iyon ay maaaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya ay pinanganak na mahirap. Nakita ko rin na ang lahat ng tao sa mundong ito ay sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan ng isang hari. Ngunit pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng pagpapahabol sa hangin. Kasi nabasa ko dito yung about sa higit na mapalad yung hindi isinilang. Somehow, tama. Kasi tayo, di natin pinili na isilang . Di natin pinili na mag-exist dito sa mundo. Pero may kailangan tayong sundin ng mga ano. And on day of the day, kapag hindi natin nasunod, sa impyerno tayo. Di ba? So parang, di ba? Ano pa? Anong masasabi mo doon? Kasi dalawang perspective. Hindi mo hiniling na mabuhay. So parang unfair na mabuhay. Tapos kailangan mo sumunod. Pag hindi ka sumunod, may parusa. Yes, yun yung ano. Yeah. Una, nilikha lahat ng bagay, mabuti naman . From the very start, mabuti. From the very start, maganda. Sino ang nagkasala? Sino ang sumira? Ano nangyari? Nang makapasok ang kasalanan sa mundo, sinira na nito lahat ng bagay. Every aspect, humanity and creation nasira. But in the very beginning, good. Sabi ng Diyos . Good. Pati nung nilikha niya ang tao, the crown jewel of creation, mabuti. Pangalawang perspective, mahirap sumunod kung ang sinusundan mo masama ang ugali. Pero from the very beginning, ipinakita po sa Bible na ang Diyos naman, pag-ibig. Totoo yung sinasabi ni Rab, kasi pag nabuhay ka sa mundo, may expose ka na sa challenges, problema, gera, sakit at karamdaman, cancer. Di ba parang mahirap talaga? Kaya yun din yung nakita ni nung writer natin . Parang ang hirap sa mundo, kahit nga daw magtrabaho ka, ang point niya kahit daw yung pagtatrabaho, parang kulungan . Kasi once may personal achievements ka, trabaho ka ng trabaho, may mga kilala kayo na trabaho ng trabaho, ang dulo sa sobrang trabaho, stress, nagkakasakit, tapos hanggang dulong-dulo, mamamatay din. So parang napansin niya, ba't ang buhay ganun? Bakit ang buhay ganun? Parang mas mabuti pa daw yung hindi pinanganak. Kasi ang mabuhay sa mundo na puno ng kasalanan, mahirap talaga. So tama yung observation na yun, mahirap. Pero para sa atin na mga Kristiyano, kaya siya good news . May mabuting balita. Hindi man maganda ang ating dinatnan, pero hindi doon nagtatapos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo masasabi yung statement na yan kapag one day ma-experience mo na yung pinangako ng Diyos na eternity na kasama siya. Kasi ma-experience mo na yung sobrang ganda na hindi mo pa na-experience sa buhay mo. At yun yung gusto rin natin para sa iba na hindi pa to alam. Kaya siya mabuting balita . Feeling ko kung isa sa atin ang makadiscover ng gamot sa cancer or sa AIDS, at alam mo sa pamilya mo merong may pagkakalat mo yun . Baka nga viral ka . Kapag may nalamang cure for cancer, di ba? Pero tayo may mas mabuti pa sa cancer . Yung word of God. Sana nandun din yung conviction natin na dapat malaman to ng marami. At yun yung concern din po namin sa inyo, bakit ba ginagawa natin to weekly? Sana sa dulo-dulo, after ng pangarap ni Rab para sa team, ay ang dulo nito kaligtasan ng bawat isa. Ng inyo ring mga mahal sa buhay, ng inyong mga anak. Ganong kahalaga itong ginagawa natin. Ito chapter 4. Nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa, ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghabol sa hangin, sabi niya. Ito, nakuha mo man lahat ang inyong hangarin sa buhay na walang halong pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, ay useless lang ito. Kasi ito, hinangad mo para lang sa sarili mo na walang pagmamahal. Kompetensya,
na gusto niyang makuha kagad yung mga hangarin niya. Nakuha niya man yung mga hangarin niya pero useless lang, bigla lang din mawala yan kasi wala pong halong pagmamahal sa tao at sa Panginoong Diyos. Yun lang po. Baga parang walang kakakontentuhan. Doon sa binanggit ni Kuya Gilo, napansin niyo ba na sa mundong ito may mga taong nabubuhay sa inggit? At yung inggit na yon parang hindi rin siya masaya. Kasi kahit na makuha mo yung gusto mong mas higit pa eh. Walang kapaguran eh. Pag nagkukumpara tayo sa buhay ng iba, para rin siyang ano, parang kulungan din yun eh. Masama yung loob mo eh kapag ganun. Hindi ka maging masaya sa tagumpay ng iba. Mahirap yun. Mahirap yung may inggit sa puso. Itong verse 13, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hamak kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Yung bata kasi helpless, walang-wala. Pag bata ka pa, wala ka pa eh. Mas mabuti ba daw yun kesa dun sa nasa iyo na ang lahat, isang matandang hari na hindi tumatanggap ng payo. Sabihin, mas maganda pa rin yung talagang kahit gano'n ka kataas sa buhay mo, gano'n ka kapayag pag may ano ka pa rin, mayroon yung may payo ka pa din na tinatanggap. Hindi lang puro yung ano yung sarili mo. Mas maganda yung may advisor ka talaga lagi. Kahit nga ang president na mismo, di ba? Maraming advisor. Kasi, hindi. Kahit natasang yung katayuan, mahalaga yes, po, tumatanggap ka ng payo. Ganda yun ha. Kahit successful na sa buhay, dapat tumatanggap ng payo. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Maganda yung ano, yung may kasama ka dahil ang kagandahan nito ay mayroong magtatama sa'yo. Diba? Hindi lahat ng desisyon natin na akala nating tama ay tama. Kailangan pa rin natin ng ano, may magsasabi sa atin ng mga opinion. And hindi lang sa ano, sa pagkakaroon ng asawa ito yung may ano ha, yung may dalawa kayo. Pwede rin sa pagkakaibigan or pati sa trabaho. Kasi kagaya halimbawa na lang ng ano, magbubuhat kayo ng halimbawa yung mesa. Kaya mo naman buhatin mag-isa. Kung may katulong ka, hindi mo mararamdaman yung bigat niya. Although kaya mo naman talaga siyang sarilinin, pero mas mapapadali, mas mapapagaan yung trabaho. Meron pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan, ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya tinatanong sa sarili kung kanino mauwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan sa isang masirabing pamumuhay. Dito kasi sa ating mundong kinalalagyan ay kung gagamitin mo yung iyong sarili sa walang kabuluhan, talagang walang kabuluhan ang iyong buhay. At kailangan yung gagawin mo ay may para hindi para sa sarili, para sa lahat. Nabasa ko dito sa mga Ngaral 4 na parang sinasabi na grabe dito sa mundo, mahirap, maraming challenges. Pero na-realize ko din dito na may blessing pala si Lord, may gift si Lord yung bawat isa. Parang gift din sa atin, Lord, yung bawat isa na... Sinasabi nilang mangmang lamang ang magkahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. So ang reflect po dito yung ano, hindi natin kailangan magpakampanti o yung maghintay na lang sa anong biyaya. Kasi kailangan din natin ano, magbanat ng buto. Dahil magiging mangmang tayo. Kumbaga, yun na lang kung anong nadun tayo, yun na yun tayo. Yun yung ano. Maganda yung ano. Sa kabila ng mga challenges na yun, meron tayong bawat isa na ano, masasandalan para maging, para malikpasan yung mga challenges. Kasi kunyari katulad ko, kunyari, marami akong pinagdaanan, na-open ako sa kunyari, masamang bisyo. Pero may mga ibang taong blessing katulad ni Kalinga Prab nila Pas na tutulong sa'yo na ano, malikpasan yung challenges. Yun. Thank you. Please subscribe!
YouTuber. Salamat po sa inyo.